Magandang gabi po sa inyong lahat, mga members natin, mga friends natin, whoever na nanonood sa atin ngayong gabi. Kami po ay ang Dominican Sisters of Regina Rosarii. Kasamahan ko kami ni Sister Epi Brazil. At ngayong gabi ay meron tayong sacred space on the air sa Radio Veritas 846 and live kami sa Facebook Live ng Radio Veritas at Facebook Live ng Regina Rica. Mga kapanalig, ang oras po natin na 1 minuto makalipas ng 10 ng gabi. Welcome to Sacred Space on the Air, an hour of radio broadcast hosted by the Dominican Sisters of Regina Rosarii and our lay partners, the Regina Rosarii Contemplative Association. Join us
Create your sacred space wherever you are, for deep within you now is a sacred space, and to God we bow for this gift of grace. Magandang gabi po sa atin mga kapanalig, mga radio listeners and friends. Welcome to Sacred Space on the Air. Please join us in an hour of quiet prayer, the reading of Psalm 147, and listen to sounds that soothe and still our tired spirits and guided meditation. Join us wherever you are. Sa lahat ng ating mga kapanalig who have the book Radiance, pakibukas po ito sa pahina 14 and join us as we pray contemplative prayer. All together, Jesus, my beloved one, is with me now, right here within my heart. Jesus looks to me in love. I stay quiet in His presence, conscious of His loving gaze. Jesus is standing in front of me, gazing lovingly at me. I rest in His love. I just let go and relax. I am at peace. I am with Jesus. Jesus is in me. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat sa lahat ng iyong mga biyaya at pagpapala na sa kabila ng pandemic ay patuloy mo kaming binibiyayaan ng buhay. Lord, patuloy po ninyo kaming iligtas sa anumang karamdaman dulot ng COVID-19. Ang bawat isa nawa sa amin, Panginoon, ay iyong gabayan at tulungan sa lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Patuloy mo kami, Panginoong, iligtas at bigyan ng proteksyon para sa amin at sa aming mga pamilya. Ito'y hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapanalig, just continue to inhale deeply and exhale slowly and follow the sounds of the bell. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Salmo 147. Purihin si Yahweh, mga taga-Jerusalem. Purihin mo ang Diyos, kayo mga taga-Sion. Pagkat mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang anak mo't mga tlingkod, pinagpala nilang lahat.
ginagawang mapayapa ang iyong hangganan. Sa loob niyang trigo, bibigyan kang kasiyahan. Kapag siya'y naguutos, agad nitong natutupad. Dumadating sa daigdig na hindi nagluluwat, kay Jacob niya ibinigay ang lahat ng tagubilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong katapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan, siya nawa. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapanalig mula Luzon, Visayas, Mindanao at kung saan sang isla pa kung saan kami ay naririnig. Kami rin po ay mapapanood nyo sa Facebook Live ng Radio Veritas, Facebook Live ng Regina Rica at Veritas Live stream.ph. Kami po ang inyong mga lingkod, Sister Menchie at Bingkula. Magandang gabi po sa inyo mga kapanali. Sister Merly Colina. Good evening, mga kapanalig. Sister Maureen Aba de Mesa. Magandang gabi po sa inyo, mga kapanalig. Sister P. Edulientes. Magandang gabi po sa inyo, mga kapanalig. At ang inyo pong lingkod, Sister Marites de Pase. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapanalig. So, mga kapanalig, Sunday ole, no? So, itong Salmo 147 ay isang awit na nagsasabi sa atin tungkol sa pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos. Dito ipanakita na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi lamang nanghuhulugan na siya ay namamahala sa lahat ng bagay. Ito ay nanghuhulugan na siya ay talagang napakalakas, tunay na sandigan para sa kanyang nilikha. Isang Diyos na talagang maasahan natin at hindi tayo pinapabayaan. Balikan po natin yung history ng tao sa Biblia. At mababasa po natin paulit-ulit yung pagsusubaybay ng Panginoon Diyos sa lahat niyang manilika. Tayo yun. Mga kapanalig, itong Salmo 147 din po ay isang awit ng pagpapapuri. Pangalawa ito sa tinatawag na Hallelujah Psalm. Nangangahulugan po mga kapanalig na ito ang Diyos ay sadyang pinakamagaling. Ang mga papuri po mga kapanalig ay nagsasabi kung gaano kagaling ang ating Panginoong Diyos. Opo, tama po yun mga kapanalig. Dito po sa Psalm 147, makikita natin ang covenant o ang kasunduan ng Diyos sa mga tao. Dito po makikita natin ang pangako ng Diyos na mahalin at tulungan ang mga tao. Dito din naman ay makikita natin ang pangako ng mga tao na mahalin at sundin ang Diyos. So, gandun po, ano? Gumaganti rin tayo sa kabutihan at pagmamahal sa atin ng Diyos. So mga kapanalig, sa verse 5 nitong Salmo ay ipinapakita na ang Diyos ay isa ding Panginoon. Ang pagtawag natin sa Diyos na Kanya ay nangangahulugang na Siya ay powerful. At ang pagtawag din natin sa Panginoon na Niya ay nangangahulugan na He is someone with authority, powerful and with authority. Yan po ang ating Panginoong Diyos, mga kapanalig. Tama po yun, mga kapanalig. May tatlong bahagi po ang Salmo 147. Ang unang bahagi nito, mga kapanalig, ay patungkol sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa kanyang mga tao at sa lahat ng kanyang mga nilikha sa kalawakan. Ang pangalawang bahagi ay patungkol sa kapangyarihan sa mga halaman at mga hayop na nilikha sa lupa. At mga kapanalig, ang ikatlo pong bahagi ay patungkol sa kanyang kapangyarihan sa pagbibigay niya sa mga tao ng kanyang pangangailangan. So mga kapanalig, noong ating Panginoong Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. Hindi po alam kung sino ang sumulat nitong Salmo 147, pero maaari mga kapanalig, sumulat daw nito ay si Hananiah o isa sa kanyang mga kaibigan kasi naranasan nila ang pagtugon ng Panginoon sa kanilang mga pangangailangan doon.
Kaya mga kapanalig, pagtuunan po natin ang pansin itong pangatlong bahagi nitong salmo. Dahil sa ating panahon ay naranas din natin ito, nararanasan pa din natin lahat ng pagtugon sa ating Panginoon sa lahat ng mga kapangailangan natin. Katulad natin ngayon, COVID-19 pandemic, no? Diba? Yung sa gitna ng pandemic, buhay pa rin tayo at nandyan yung damang-dama natin yung Panginoon Diyos. Sa mga nagugutom, natatouch ng Panginoon Diyos yung mga hearts ng iba, no, na maski konti lang, they try to share, no? So this is a time, alam niyo mga kapanalig, mga oras na noon, wala tayong time to pray kasi busy po tayo. Ngayon na lockdown, almost lockdown lahat, semi-lockdown pa rin. Maski sabihin mo na GCQ niya, no? Kasi marami pa rin naka-close, no? We have more time to pray, no? So sinasabi nga ng Panginoon Diyos doon sa kanyang tugon na, I want you to know me, no? I don't want your sacrifices, I want your love. And I want you to know me. No, through to contemplative prayer, no? Yung prayer ng silence, yung prayer, no? Ng prayer ng of the heart, no? We need to know God. And let us beg and ask God na makikilala pa rin natin siya through experience. Nabasa natin in the past, no? Yung mga ginawa niya sa mga Israelita, yung ginawa niya kay David, yung mga nagawa niya sa maraming tao doon sa history ng Bible. Ano kaya yung ating experience of God itong mga araw na ito? Mga kapanalig, ngayong linggo din po ay ipagdiriwang natin ang Corpus Christi. Mahalaga ito sa ating mga kapanalig dahil ito ay isang katuparan ng pangako ng pagmamahal sa atin ng Panginoon na siya ay palaging naandito at tumutulong sa atin at mas maraming channels ang Panginoon sa pagtulong sa ating mga kapanalig. Lahat po tayo ay, mga kapanalig, ay bahagi ng katawan at dugo ni Kristo. Kaya tayo ay pwedeng maging kasangkapan ng Panginoong Diyos upang tugunan na pwedeng tugunan ang mga kahilingan ng mga tao na higit na nangangailangan kaysa sa ating ngayong mga kapanalig. Lalo-lalo ngayon, mga kapanalig, pandemic, no? Lalo-lalo na ngayon na maraming nabibiktima. Lahat ang Panginoon inaasahan natin. Wala po tayong ibang tinatawag ko na ang Diyos para sa ating lahat. Makikita rin po natin mga kapanalig sa huling bahagi nitong Salmo, Psalm 147, mga kapanalig, kung paano binigyan ng Panginoon ang mga taga Jerusalem, mga Israelites, no, binigyan po sila ng isang ligtas na lugar, no? Ito ay nung panahon ng exile ay binigay ng Panginoon ang Jerusalem na tinatawag ding Sion, no? Mababasa po natin madalas yan ng mga kapanalig, 'di ba? Pag nagbabasa tayo ng Liturgy of the Hour, lagi nating naririnig ang Sion, no? Yun din po ay Jerusalem. Binigyan nila sila ng isang ligtas na tahanan. Binigyan nila sila ng pagkain upang mabuhay ng maayos doon. So mga kapanalig, sa panahon natin ngayon ay damang-dama pa din natin itong pangangalaga sa atin ng Panginoon. Patuloy niya tayong binibigyan ng ulan upang mabuhay ang mga halaman na nagsisilbing pagkain natin. Kagaya po dito sa Regina Rica, kasi dahil sa panahon po ngayon, so nagtatanim po kami dito, maraming seeds pong nagbigay sa amin. So tinatanim po namin, literal talaga nagtanim sa bibigyan ng ulan. Hindi lang naman po dito sa Regina Rica, pero sa ibang lugar na nagtatanim po sila, nakakatulong po yung ulan. So, at sa patuloy na sumisikat ang araw para sa ating lahat. Hindi naman literal na sumisikat talaga yung araw, pero sumisikat yung araw kasi sa panahon po ng pandemic, talagang binibigyan tayo ng pagkakataon ni Lord na magiging hopeful tayo sa lahat ng mga pangyayari at mga crisis na kung ano man yung araw. So, kaya sumisikat yung araw sa atin, sa bawat isa sa atin. Patuloy na din na nire-repair o inaayos niya ang Mother Earth na nasisira dahil sa activities ng mga tao. Patuloy niyang inaayos ang mundo upang ito ay maging isang lugar kung saan nagpapatuloy ang buhay ng kanyang mga nilikha.
Tama po yun mga kapanalig. Sa dalawang huling verses nitong Salmo 147 ay binanggit ang tungkol sa mga batas ng Panginoong Diyos na ibinigay niya noong una pa kay Jacob. At ngayon mga kapanalig, ang mga batas ay alam na nating lahat kasi maaari nating mabasa sa Biblia. Mga kapanalig, alam po natin na ang mga batas na ito ng Panginoon ay hindi lamang patungkol sa kung ano ang tama at mali, kung hindi ito ay patungkol sa kung ano ang nangyari ngayon sa ating mundo. Halimbawa, sa panahon natin ngayon, mga kapanalig, no, nakakaranas tayo ng pandemic at kung paano tayo tutugon dito bilang mga bahagi ng katawan at dugo ni Kristo. Kanina mga kapanalig, kung kayo po ay nakapagsimba, yung ibang simbahan, bukas na ng mga kapanalig. O kung hindi naman po ay nakikinig kayo sa Radio Veritas, kung may misa po kanina, tayong lahat ay nagdiwang ng solemnity ng Corpus Christi at pinaalala sa atin ang halaga ng katawan at dugo ni Kristo. Lahat po tayo ay tinatawag na maging tunay na kabahagi ng katawan at dugo ng ating Panginoon upang ipadama sa bawat isa ang kanyang pagmamahal. So mga kapanalig, patuloy po nating damahin ang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin sa araw-araw, sa mga biyaya na binibigay niya, lalo't lalo na ang buhay na patuloy na pinagkakaloob ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Ayun mga kapanalig, siguro ano, sabik na yung pumunta dito sa Regina Rica. Siguro talagang gustong-gusto niya naman madalo si Mama Mary, pero alam niyo po mga kapanalig, soon we will open ang Regina Rica. Pero po, syempre susundin natin ang mga protocol. Kailangan natin ng social distancing. Siguro po sabihin nyo, paano kayang pasilungan? Mag-open pa kaya pasilungan? Kasi restaurant mga kapanalig, restaurant, no? Pasilungan mga kapanalig. Kung nakapunta kayo dito sa pasilungan, sa Regina Rica, yan po ang restaurant dito. Pero po, talaga pong susundin natin ang social distancing. Mga protocol po kami na kailangan sundin. Halimbawa po, kung gusto nyo kumain, mayroon po kaming kubol sa labas. Pwede po mag-take out. Di po kayo magugutom talaga, may makakain din po kayo kung ano po sinerve namin. Every day, nandito pa rin po. At pwede po kayo magsabi nga, gusto nyo mag-order online, pwede po kami mag-serve sa inyo. Pero, syempre nga, may mga kailangan kaming sundin na mga protocol bago kami ng pagkain sa inyo mag-serve. So, mga kapanalig, sana po kung mag-open na soon, magkita-kita tayo. Tama po yung mga panalig, no? Marami po kayong na-miss na dito sa Regina Rica. Pero mga kapanalig, last week po ay in-announce na po namin na meron po kaming online candle offering po dito sa Regina Rica. Maaari po namin kayong ipagsindi ng inyong kandila sa loob ng aming Adoration Chapel kung saan po ang bawat intention ninyo at petition ay patuloy pong pinagdarasal ng mga sisters kasama ang aming mga staff sa loob ng aming Adoration Chapel sa loob po ni Mama Mary na tinatawag naming Sulod, no? Yung Sanctuary of Universal Love and Devotion. Maari po kayo mga kapanalig mag-text sa 0955-285-8110. Ulitin ko po mga kapanalig, 0955-285-8110. Kung saan mga kapanalig, maaari nyo pong malaman, magtanong po kayo kung ano po yung mga candles particular sa inyong mga intention. O maaari nyo po rin mga kapanalig, bisitahin na aming Facebook page sa Rosaline Products o ang FB ng Regina Rica. Doon mga kapanalig, makikita nyo po ang aming announcement at kung paano po kayo maaaring mag-offer ng inyong candles sa aming Sulod online ito mga kapanalig. So mga kapanalig, no, kahit hindi pa po nagbubukas ang Regina Rica, pinaghahandaan pa po namin ang pagbubukas nito, pero nag-umpisa na rin po meron po kaming live ng mass, no, every Sunday meron po kaming mass, no, and online mass every Sunday. Kanina po meron po nung nakaraang Sunday, nung isang linggo, nag-umpisa kami kanina, and then sana po ay mapanood nyo every Sunday, 11 o'clock po, no? 11 o'clock, hindi lang po online mass, makakasama rin namin kayo, manood din po kayo ng aming contemplative
prayer. Every Thursday naman po yun. No? Every Thursday, 2:30 to 4:30. No? So magkita-kita po tayo doon mga kapanalig at sa mga rokang nakikinig, yung mga dati naming mga sitters na sa Regina Mother House. No? Andun po. So pakinggan nyo. And meron pong YouTube channel din po si Sister Epi. No? So i-scroll nyo rin. Mag-subscribe po kayo sa YouTube Sister Epi Brazil and sa Facebook Live ng Regina Rica. So mga kapanalig, no, alam na alam natin, no, it's very difficult to die these days, no, kasi especially sa mga COVID-19 na patients, no, who die, usually they die in pain and they die alone kasi wala yung mga kamag-anak, wala mga loved ones na maaaring makalapit sa kanila, no, and then pagkatapos they are asked to be cremated. At saka kung minsan, maski hindi ka ba COVID-19 patient, pag namatay ka these days, yung may mga friends natin na mamatay these days, you're still asked to be cremated, no? So, andito, so ang masasabi lang namin, pagbukas ng Regina Rica, no, you can bury your loved ones here kasi they will be under the loving gaze of Mama Mary, no? They were where they could experience the loving presence of Mama Mary sa kanilang sa para sa ating mga loved ones, no? So for more information you can ask So mga kapanalig, dito po kasi sa Regina Rica ay meron po kaming kolumbari, no, kung saan pwede niyo pong ilagay ang inyong mahal sa buhay sa mga time na po ng kanilang pagpanaw, no? So meron po kaming office sa Quezon City, maaari po kayong tumawag sa 837-25327. Pakihanap lang po si Marie Chris. Ulitin ko po, 837-25327. Mga kapanalig, napakaganda po ng kolumbari namin. Makikita niyo si Mama Mary, pagpunta niyo po dito. At marami naman po sa inyo ang nakapunta na po sa Regina Rica. Yung kolumbari po ay malapit po ito sa chapel dito sa loob ng Regina Rica. At kung sa lahat po ng mga kapanalig at sa lahat po ng mga pilgrims na magbibisita po dito sa Regina Rica, so alam po namin na mi-miss nyo na din po yung mag-visit sa Regina Rica at na-miss nyo din po yung mag-visit sa ating religious souvenir shop. So online, nasa online na po tayo. Kung gusto nyo pong i-browse yung doon sa online natin, i-browse nyo na lang po yung Rica Rosaline products. Makikita nyo po yung mga products namin. Most especially po yung Priestly Bake na Rica bread namin. So pwede po kayong mag-visit doon at mag-order lang po at kung any question or more information doon ay i-visit nyo lang po yung ating Rica Rosaline products. Lalong-lalo na mga kapanalig yung statue ni Mama Mary, no? Marami po sa inyong naghahanap dito. Pag pumunta kayo sa Rica, gusto nyo nung makabili ng statue ni Mama Mary. So ngayon po ay isa ito sa mga available products sa online. So maaari pong i-deliver sa inyo ang statue ni Mama Mary, 'di ba sister, no? So ito po ay nasa aming Facebook Live. So pakitingnan niyo na lang po mga kapanalig. So mga kapanalig, abangan po natin sa FB ang muling pagbubukas ng Regina Rica. Sa ngayon mga kapanalig, we are preparing protocols in accordance to governmental agencies regulations. Yung classification kasi ng Regina Rica ay church at saka tourist area. So hinihintay po natin yung government natin at saka through DOH, no, yung binibantayan nila yung course ng pandemic. Nagbibigay sila ng protocols kasi ang classification natin is yung social gathering, no? Paano yung social gathering ng mga tao kasi dami-dami talagang tao pumupunta sa Regina Rica, no? So gusto lang namin malaman ninyo mga kapanalig that we are preparing Regina Rica for you, no? Meticulously for you, cleaning and putting, maglalagay tayo ng mga signages, yung mga stepping areas ninyo in consonance with governmental rules, no? So abangan ang muling pagbubukas ng Regina Rica, mag-a-announce kami sa Regina Rica Facebook. Tama po yun mga kapanalig, samantalang habang sarado pa po ang Regina Rica, ay maaari po kayo, tulad ng sinabi ni Sister Tess, no, may online mass po ang Regina Rica sa Facebook ng Regina Rica every Sunday, 11 o'clock pa rin po mga kapanalig, tulad din ng oras ng aming mass.
Mass dito sa Regina Rica. Maari rin po kayong umaten ng aming contemplative seat, no? Every Thursday po, 2:30 to 4:30 in the afternoon. At magkakaroon din, meron na rin po kami ngayong online candle offering sa sulod. So mga panalig, sa habang sarado po ang Regina Rica ay patuloy niyo pong namin kayong pinagdarasal at patuloy po kaming nandito para po sa inyo. Radio Veritas po natin, online din po ito dito sa loob ng Regina Rica. So mga panalig, magkakaroon po tayo ng part 2 ng aming program. Ito po ang Kwentong Buhay. Isang napakagandang kwento po ang inyong mapapakinggan. So manatili po kayo, hintayin nyo lang po ang ilang minuto. So bago mag-station ID, no? If you have anything, no, na tatanungin niyo or anything that you would want to comments, no, please text us at 0919-269-4286. Ulitin ko po, 0919-269-4286. So station ID tayo ngayon. Mga kapanalig, ang oras po natin ay 10:50 ng gabi. Mga kapanalig, ang kwentong buhay po nating mapapakinggan ngayong gabi ay babasahin po sa atin ni Kay, ang aming postulant. Dear Sister Epi, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga kapanalig na nakikinig ngayong gabi. Salamat po sa pagkakataon na maibahagi ko ang isang kwento sa buhay ko ngayong panahon ng pandemya. Ito ay karanasan ng isang madre na nagbakasyon at naabutan ng lockdown. Sister Epi, ako po ay excited noon para makauwi sa pamilya. Isang taon ang aming inintay para makasama ang aming pamilya. Ito ay panahon para makita ko ang aking pamilya at magkaroon kami ng reunion. Espesyal na pagkakataon yon dahil matagal na ding hindi nakakauwi ang mga kapatid ko sa probinsya. Ang isa sa kanila ay 31 years na hindi nakakauwi sa probinsya namin. Ang iba naman ay 2 years at 4 years nang hindi nakauwi. Lima kami magkakapatid na babae na sabay-sabay nagbakasyon sa probinsya ngayon. Sa tagal ng panahon, ngayon lang kami nabuo. Bago iyon ay sinabi ko sa mga kapatid ko na magbabakasyon ako sa March. Anong balak ninyo? Sinabi ko sa kanila na sabay-sabay na kami umuwi kasi matanda na din ang aming nanay. At ayaw ko na uuwi lang kami kapag pantay na ang kanyang mga paa. Gusto ko na buhay pa siya ay umuwi na kami lahat. Sister Epi, excited po kami na magkakasama sa bus sa aming pag-uwi. Naghanda kami ng mga baong pagkain at mga pasalubong. Pagdating sa kalagitnaan ng biyahe, ang saya namin ay napalitan ng lungkot. Napanood kasi namin sa TV sa bus na magkakaroon ng lockdown. Akala namin noong una ay baka hindi ito totoo. Dumating kami sa probinsya ng March 13. Pagbaba namin ay lockdown talaga. Sabi ko sa aking sarili, hindi siguro tatagal ito kasi walang mga signs. Biglaan lang. Akala ko ay pinalaki lang ang mga balita. Akala namin ay isang linggo lang iyon tatagal at babalik din sa dati. Sister Epi, natapos na ang isang linggo
lockdown pa din. Naging 2 linggo. At pagkatapos naman ng 15 ay sinabi na talaga na walang lalabas. Walang biyahe, kahit pedicab ay bawal. Kahit pumunta sa palengke ay bawal. Kahit sa pagdating namin noong March 13 sa bahay, ay hindi na kami pinalabas kasi naka-quarantine kami. Na-quarantine kami na magkakasama sa bahay dahil nanggaling kami sa Maynila. Binantayan kami ng barangay sa loob ng 14 days. Pagkatapos ng 14 days, ay natuwa kami kasi natapos na ang quarantine. Naisip ko na pwede na kami lumabas at gumala. Pero hindi pa pala pwedeng makalabas. Sabi ko, anong nangyari? Bakit hindi pwede lumabas? Tapos na kami sa aming quarantine. Pero sinabi ng barangay na, Sister, hindi po biro itong nangyayari. Lahat po tayo ay dapat sumunod. Naiintindihan namin na umuwi kayo para magbakasyon at magreunion. Pero ipinagbabawal po ang gathering ngayon. Okay lang po na magkakasama kayong pamilya. Pero sa mga kapitbahay po, bawal makikapitbahay. Sister Epi, parang nanlumo po kami lahat. Lumaglag ang aming mga balikat kasi nga marami kaming plano. Mag-outing, maligo sa dagat, at mamundok. Nawala po sa lahat ang mga planong iyon. Hanggang sa bakuran lang kami ng aming tahanan. Pagkalipas uli ng 15 araw, sinabi naman na pwede na kami makapunta sa palengke. Pero may schedule ang barangay. Naka-schedule ang pagpunta sa grocery. Bawal ang construction. Isa sa dahilan sa pag-uwi ng isang kapatid ko ay para magpagawa ng kanyang bahay. Pero wala namang construction. Sarado ang mga hardware. Sinubukan ko na makiusap dahil sayang naman yung panahon na umuwi ang kapatid ko para ipagawa yung bahay. Ako naman ay napagbigyan kaya nagkaroon kami ng materyales. Pagkalipas uli ng 15 araw pa, wala na talaga kaming mabilhan kahit pako. Lahat ng tindahan ay isinara. Maliban sa mga gasolinahan, botika at palengke. Sister Epi, nagpapasalamat pa din kami sa pagkakataon na iyon dahil talagang magkakasama lang kami sa bahay sa buong panahon ng lockdown. Kung hindi siguro lockdown ay baka kung saan-saan kami gumagala, lalo na yung mga pamangkin ko. Baka hindi kami nagkita-kita dahil may kanya-kanyang lakad. Masaya kami dahil lahat ng mga pamangkin ko ay nandoon sa bahay. 27 kami lahat sa isang bahay. Pati kasi yung mga kapatid at pamangkin ko na kalapit bahay ay nagsama-sama lang para masaya. Pero Sister Epi, habang tumatagal, ay nawawala na yung excitement sa bawat isa. Nawawala na yung kwentuhan kasi iniisip na ng bawat pamilya ng mga kapatid ko, paano na kaya yung mga miyembro ng sarili nilang pamilya na naiwan sa Maynila? Ang isa ay nasa abroad pa. Lahat po ng concerns at mga problema ay lumalabas na. Nagsimula na lumabas ang mga stress. Stress sa mga kanya-kanyang concerns. Stress na sa pagkain. Dahil nauubos na ang mga budget namin sa mahigit na 2 buwan na nasa loob lang ng bahay. Nagsimula na po magkaroon ng commotion sa bahay. Pero sabi ko sa kanila na patuloy lang kaming magdasal dahil wala kaming masyadong magagawa sa sitwasyon na iyon. Sister Epi, dumating ang 1 buwan. Nauubos na ang aming dalang alawan sa aming bakasyon.
Ang aking bakasyon ay 1 week lang at good for 1 week lang ang aking allowance. Pero nagpapasalamat po ako dahil sa buong panahon ko doon ay sinuportahan ako ng community at damay na din po ang aking pamilya sa kanilang sinuportahan. Sa dami po namin ay hindi kasya ang isang kilong isda. Naranasan po namin na isang klase lang ang ulam. Masaya naman kami dahil magkakasama. Nandiyan ang pagkakataon na nag-aagawan ang mga bata sa ulam. Binibilang ko kung ilang piraso dapat ang hiwa ng isda. Minsan, sabaw na lang ang sa akin. Basta makakain lang ang mga pamangkin ko. Pero nandoon po ang saya at nag-enjoy naman kami. Sister Epi, sa mga panahon na iyon ay hindi kumpleto ang mga araw kung walang komosyon na nangyayari. Nandoon na maingay ang mga pamangkin ko, 17 kasi sila. Nandoon na tumatawag na ang asawa ng mga kapatid ko dahil may nagkakasakit na. Kaliwat kanan ang naririnig ko na mga reklamo. Sinabi ko sa kanila na sa kabila ng kanya-kanyang concerns ng mga pamilya, pasalamat pa din kami kasi patuloy ang biyaya ng Panginoon. Hindi kami nawawala ng pagkain. Nakakatanggap din kami ng mga relief goods galing sa aming mayor kagaya ng mga bigas, sardinas, daing, dilis at iba pa. Nakatulong din iyon sa amin para malagpasan ang mga araw. Wala na po kaming merienda, pero meron kaming bigas para sa umaga, tanghali at gabi. At dahil sa dami namin, ay iisipin nyo na lang kung ilang kilo ng bigas ang kailangan namin. Yung excitement namin noong una ay dumating sa stress sa halos 3 buwan na magkakasama kami. Sister Epi, sumabay pa doon sa COVID-19 crisis ang pagdating naman ng Bagyong Ambo, kung saan sentro din ng Bicol, lalo na sa amin sa Albay. Pero hindi po kami nawala ng pag-asa. Niyaya ko po ang mga pamangkin ko at nagdasal kami kay Nuestra Señora de Salvacion. Hiniling namin na iligtas kami sa anumang trahedya. Napakahirap, lalo na para sa mga bata dahil hindi nila maiintindihan kung bakit bawal lumabas ng kalsada, bakit hindi pwede sumama sa palengke. Hindi nila maintindihan ang salitang lockdown. Hindi nila maintindihan ang salitang COVID-19. Nagtanong pa sa akin ang pamangkin ko, "Sister, bakit daw 19? Eh di ba 2020 na tayo ngayon?" Malungkot sila na hindi sila nakapaglaro sa labas ng bahay kasama ang mga kaibigan nila. Ang mga kapatid ko naman po ay nagsimula na din mamroblema dahil 1 linggong bakasyon lang ang paalam nila sa kanilang mga asawa, pero inabot na kami doon ng mahigit 2 buwan. Kaya nakadagdag pa sa kanilang problema ang stress sa mga iniwan nilang pamilya. Pagkatapos po ng 2 buwan, ay humingi na ako ng tulong sa community ko. Lahat kami sa pamilya, pati ang mga kapitbahay ko, ay natigil sa paghahanap buhay at wala ako mahingaan ng tulong doon. Ang aking community naman ay agad na tumugon at nagmalasakit sa akin at pinadalhan ako ng allowance. Sister Epi, dumating din po noon ang pagkakataon na nagkasakit ang nanay ko at na-confine siya sa ospital. Kinailangan na masalinan siya ng dugo. Pero kami ay nahirapan makahanap ng donor ng dugo, lalo na at merong pandemic. Pero hindi po nagpabaya ang Diyos sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Salamat din sa ating gobyerno na nagsikap magbigay ng ayuda sa abot ng makakaya, lalo na si Mayor Amy Villanueva. Salamat din sa aming magkakapatid
kapitbahay na nagtutulungan. Sister Epi, alam ko na hindi lang kami. Buong mundo ay nakaranas na ma-quarantine, nakaranas na magutom, nakaranas na mamproblema. Pero paunti-unti ay nagagawa natin ang paraan na maka-adjust tayo sa sitwasyon. Dalawat kalahating buwan po na nag-intay ako. Every 15 days ay na-adjust ang quarantine. Wala akong masakyan para makabalik sa kumbento. Lalo pa akong na-alarma nang ibinalita naman na magkakaroon pa ng second wave. Naisip ko na hindi pwedeng magtagal na wala ako sa community ko. Kaya naisipan ko na pumunta ako sa aming mayor upang makiusap at humingi ng tulong kung papaano ako magkakaroon ng masasakyan pabalik ng Maynila. Sinabi po ng mayor sa akin na wala siyang magagawa dahil talagang walang bumabiyahe kahit pedicab. Pero hindi po ako nawala ng pag-asa. Sabi ko, after 1 week, lalakad ulit ako. Gagawa ako ng paraan. Nalaman ko na pwede na pala magbiyahe ang private vehicles. Pero may mga kailangan sundin, kagaya ng kukuha ng medical, quarantine pass, travel pass, barangay certificate, at PNP pass para makabiyahe. Hindi po biro ang pagkuha ng lahat ng iyon at mga passes na iyon ay hindi lang po sa bayan namin makukuha. Ang iba po ay sa kabilang bayan pa at kailangan naman uli ng travel pass para makapunta sa bayan na iyon. At pagkatapos ay iintayin na naman na i-fax nila sa munisipyo namin. May pagkakataon po na halos maiyak na ako dahil nandyan na ang bus at mga pasahero. Nag-ikot pa ako para makahanap ng mga kasakay na pasahero pero sobrang mahal naman po ang pamasahe. Ang isang bus po ay 18,000 pero kailangan po namin kumuha ng acceptance sa mga lugar na pupuntahan namin. At madami po sa mga kasabay kong pasahero ang hindi nakakakuha ng acceptance sa mga lugar na pupuntahan nila. Kaya hindi po kami natuloy lumuwas ng Maynila. Ako lang po ang nakakuha ng acceptance. Wala po ako makasabay sa bus. Kaya ang ginawa ko na lamang po ay pumunta uli ako sa aming mayor pagkalipas uli ng isang linggo. Kinuha naman ng mayor ang aking number at address sa Bicol at sa Maynila para matawagan niya ako. Isang araw nga po ay tumawag siya sa akin at sinabi na may masasakyan ako. Pero sinabi niya na mamayang gabi na po. May kulang pa po ako noon na isang papeles para makabiyahe. Alas 5 po ng hapon ang biyahe ko. Alas 3 na, wala pa yung isang papel na galing sa kabilang bayan. Nagpapasalamat po ako dahil sa ginawa ng aming mayor dahil siya na po ang aking naging guarantor kahit wala pa yung papel na inaantay ko. Siya na ang gumawa ng sulat na pinapayagan ako makabiyahe at siya na din ang nagbigay ng kanyang telephone number. Kaya talaga pong gumawa ng way si Lord na lalo na kung kagustuhan niya na makarating ako sa pupuntahan ko. Siya ang gumawa ng paraan para sa akin. Sister Epi, mga empleyado pala ng isang kumpanya ang sasabayan ko. Nagrenta sila ng isang private vehicle. At noon ko lang nalaman na mga lalaki pala ang mga kasabay ko. At nagulat din ako na napakamahal ng pamasahe. 25,000 po ang renta sa van at pinaghati-hatian po namin iyon. Ang nangyari po ay times 4 o times 5 ang pamasahe ko sa normal na pamasahe galing Bicol papunta sa Maynila. Kaya ang nangyari po ay nangutang na lamang muna ako ng pamasahe para lang po makasabay ako sa kanila.
At sinagot naman po ng community ko ang pamasahe ko pagdating ko dito. Sadyang mahigpit po ang patrol sa kalsada sa mga bumabiyahe, pabalik ng Maynila. Maraming beses po na kami ay huminto para i-check. Ako po ay mahigpit na nanalangin na sana ay walang magkaroon ng lagnat sa aming lahat na nasasakyan. Dahil kung magkakaroon po ng may lagnat, lahat po kami ay bababa. Lahat po kami ay maka-quarantine uli. Sister Epi, dininig po ng Panginoon ang lahat ng aming mga panalangin. Kami po ay maayos na nakarating sa Maynila. At ngayon po ay nagpapasalamat ako dahil nakabalik na ako sa inyo. Hanggang dito na lamang po. Nagpapasalamat, Sister Merly. So mga kapanalig, napakaganda po ng kwentong buhay na inyong napakinggan. Si Sister Merly po yan mga kapanalig. Kasama po natin siya ngayong gabi. So maya-maya lang po mga panalig, mapapakinggan natin si Sister Merly. Sa ngayon po mga panalig, ay pakinggan po natin ang theme song ni Sister Merly sa panahon na siya ay na doon sa Bicol. Ito po mga kapanalig ay inyong mapapakinggan sa aming CD, Do Not Worry. Siguro ito rin yung magiging theme song natin lahat, no, sa mga kapanahunan na to na nandito yung COVID-19 virus, no, na hindi pa rin natin talaga nare-resolve, kundi ang sinasabi lang talaga sa atin na huwag tayo lumabas sa mga bahay natin para hindi tayo magkakasakit ng COVID-19. O tsaka mag-social distancing, kung kailangan na kailangan lumabas, tsaka mag-mask, no. So nakita natin yung kahirapan ni Sister Merly, no. Imagine, naalala ko pa yun eh. Umalis siya doon, happy-happy siya doon. Kasi makasama niya yung si sister niya na galing sa abroad, uuwi doon sa Bicol. And then from that time on, parang every 15 days, no, na di ba, na-extend. Ay sabi ko, paano naman Sister Merly doon? So tamang-tama itong do not worry sa lahat sa atin mga kapanalig, no. Let's be aware that our Lord God is with us, no. Ito yung composition ni Sister Epi, no. Hindi ko alam kung ano na nasa mind niya noon, no? But she is telling us, do not worry, God will provide for us. Ayan mga kapanalig, siguro maraming nakarelate sa kwento ko. Ano, maraming naka-experience din. Mas sigit pa siguro, pero sabi ko nga, huwag lang tayo mag-alala, talagang ang Panginoon ay naandyan, di tayo pababayaan anumang oras. Kasi sa talagang sabi ko, hindi pwedeng hindi ang Panginoon natin ang tawagin. Wala nang iba eh. Lahat tayo. Lockdown, wala eh. Wala tayong pwedeng gawin kundi ang manalangin. Na-time din talaga siyang asahan natin. Kasi na-experience ko po talaga yung lahat na-stress. Stress sa lahat ng stress. Siguro marami po talaga alam ko na marami naka-experience na mas higit pa sa experience ko. Pero sabi ko nga, dito tayo natututo, dito tayo talagang kailangang maka-experience, maka-isip ng mga paraan
na para sabi nga dito nga, nakaisip na lang magtanim, lahat na magtanim na magtanim para meron tayo maanima makakain anumang oras may mag-lockdown pa rin tayo. Thank you. Gusto man natin gusto ng lahat ng sisters magsalita pero wala na tayong oras eh. So mag-prayer for healing na lang po tayo mga kapanalig ha. Dear God, you said, "Come to me, all of you who are tired and heavily burdened, and I will give you rest." I come to you today, right now. Please touch every pore, every fiber, every cell of my body. Touch my mind, my heart, my spirit. Fill me with hope. Teach me to believe that with God nothing is impossible. Let me forget and forgive all events that make me sad. And when I worry, teach me to rely on you. Help me to believe that nothing happens by chance, and everything that happens has a reason. I trust that no matter what, you will fight for me. I only need to be still. I need not fear anymore. Help me, heal me, hug me, be here in my pain. Blessed pain, holy pain. Blessed pain, holy pain, I accept your will, but touch every part of me that needs healing. Heal my body, heal my heart, heal my mind, heal my spirit, heal my pocket, heal my memories. I have come to you with my burdens. You will give me peace. You will give me rest. You will give me healing. And this, I believe. I believe that I am healed. I believe that I am whole. I believe that I now live life to the full. Mother Mary, Regina Rosarii, intercede for me to Jesus, your Son. Jesus, the great healer, the great provider. Amen. Oh, the Lady is waiting on top of the hill. She's calling for us all to gather so near. Regina Rosarii. Prayer and blessings for candle operers and their intentions, Baby Ignacio, Bengli, Carol, and Pinkoy Duque and family, Emily Villegas, Christine Calliora, Mitch Monte Hermoso, Malu Acido, Seminarian Irvi Nico Samparada, Doctora Michelle Gachalian and family, Inday Merojas and family, for the let's pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the birthday of Sister Neneng, Lourdes Marquillero OP, Clarita Soco, Regina May Corpus, Father James Perry MM, Noel Gomez,
Clotilda Navea, Bishop Francis De Leon Didi, Maricar Manuel, Sister Grace Cabanas, Madeline Claire Lacambra, Ramon Gamutan, Father Efren Villanueva, Mayra Villanueva Juan, Rapi Bolaño, Attorney Marisa Cabrero, Sister Susani Advincula, Tony and Hedy Chan, Nitz Abad. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. For the healing of Gid's resurrection, Dr. Len Tangonan, Dr. George Ko, Dr. Mercy Santi, Engineer Yoli Reyes, Melinda Flores, Wilson So, Ellen So, Sister Irene Rafael Opie, Father Tony Oriada Opie, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the soul of Norma Reynoso, Frank Abueva, Mila Triunpo, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. So tune in again to Sacred Space on the Air featuring Sunday Psalms and Sounds. We are your hosts, the Regina Rosary Contemplative Association, our Delay Mission Partners, and the Dominican Sisters of Regina Rosarii, bidding you all a happy good evening. Mga kapanalig, magkakaroon po tayo ng konting panahon ng katahimikan as you continue to thank the Lord for all His blessings to each one of us. Just inhale deeply and exhale slowly. Continue to inhale deeply and exhale slowly.